Magandang araw mga kabayan. Ito ang nakakagulat na balita. Pangulong Rodrigo Duterte pinaluha ang mga Dilawan matapos nitong bayaran at tuldukan ang 303 billion pesos na utang ng Pilipinas sa Bangko Sentral. Pangulo pinatunayan sa kaniyang mga kritiko na ang kanilang mga paninira ay salungat sa mga magagandang bagay na nangyayari sa ating bansa. Pero bago ang lahat mga kabayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, isubscribe mo na yan at huwag mong kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka pa sa lahat ng mga videos na i-upload namin. Halos malusaw ang mundo ng mga Dilawang politiko sa ulat na tumambad sa kanila na nagsasabing nabayaran na ang pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Rodrigo Duterte ang napakalaking utang ng bansa sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito'y isang humahagupit na sampal kung maituturing sa kanila sapagkat ang mga putik na kanilang itinapon sa Pangulo ay nagmistulang walang kwenta sa mga kahangahangang ligasaya na iiwan nito sa sambayan ng Pilipino. Narito ang ulat na siyang halos hindi matanggap ni outgoing Vice President LENI ROBREDO at 10 mga kaalyado nitong walang habas na nangbabastos sa Pangulo. Gobyerno, bayad na sa 300 bilyon na utang sa Bangko Sentral. Ibinihagi ni Finance Secretary Carlos Dominguez III na bayad na ang 300 bilyong utang ng gobyerno sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon kay Dominguez, nabayaran ang utang bago pa sumapit ang actual maturity date ito sa darating na Hunyo 11. Aniya, binayaran na ang utang para magpatuloy ang suporta ng BSP sa mga programang may kinalaman sa pagtugon ng gobyerno sa pandemya sa pagsisimula ng susunod na administrasyon. Paliwanag pa ng kalihim dahil nakabango na ang bansa at napalakas ang koleksyon sa nakalipas na taon, na ibaba sa 300 billion ang provisional advance mula sa 549 billion. Malaking tulong naman aniya ang naibigay na suporta ng BSP para sa mga programa at proyekto sa pagbangon ng bansa. Bunsod nito, hinahanap na ng mga matatapang na netizens at DDS warrior ang resibo sa mga Dilawan sa kanilang panghuhusga na lulubog umano ang ekonomiya ng bansa sa ilalim ng pamumuno ng Pangulo. Pananalampak nila, nagbayad ng 300 bilyon ang gobyerno sa utang. Saan na yung kuda ng kuda na sila daw magbabayad? Nabawasan ba income nyo? Naramdaman nyo ba? Oops, kamusta mga anti-PRRD? Iniintay ko pa rin yung 6 years ago na magkakamarsyalo daw ang buong Pilipinas sa term ni PRRD at babagsak ang ekonomiya, tapos aalis raw mga BPO sa Pinas at partida may pandemya pa yan. Asa na? Inip na mi. In the meantime, bayad utang in advance muna of 300 billion. Kakahiya naman ang mga anti-PRRD. Puro mima lang. Mana kay Leni. Naglabas ng article sa website mga bias media pero hindi na post sa social media page nila. Ano na News 5, GMA, News CNN Philippines, ABS-CBN News at Rappler? Hindi. Ipinagdiinan rin ng isa pang netizen na sa kabila ng kaliwatkan ng dagok na pinasan sa ilalim ng administrasyon nito tulad ng pandemya, labis naman nagpalugmok sa ekonomiya ng bansa, naging possible pa rin umano ang pagbabayad sa utang ng ating bansa. Panunuklap pa nito, when he asked, "What have you done to make you proud of being our president?" PRRD simply replied, "Nothing. Just look around and you will see." Sa Marawi may pinagawang pabahay, bumagyo ng ilang beses, may tulong na pinamimigay, nagkakapandemic, may ayuda na natanggap ang mga Pilipino.
dinaanan na tayo ng sangkatutak na problema, pero may bagong train, may bagong kalsada na nagawa, tulay at napaganda at napaayos o napalinis ang Boracay at Manila Bay. Ngayon paalis ka na, Tay Digong, binayaran mo pa ang utang, ginalingan mo na masyado, Tay. Grabe na to, worth it yung pakikibaka namin noon para sa'yo. The best president ever. Long live our Tatay Digong, you're the best. Isinampal rin ng ilang mga taga-suporta ng Pangulo na sa kabila ng mga bansag na natamo nito mula sa kaniyang mga kritiko, kagaya na lamang ng bastos at palamura, nagawa pa rin umani nito ng mas paunlarin ang ating bansa. Panghahambalos rin nito, the best ka PRD, palamura, bastos, lumaki ang utang ng Pilipinas at kung ano-ano pa ang paninira ng mga better, pero believe pa rin ako sa'yo. For a 6 years term, kinaya mong harapin ang mga problema ng Pilipinas. Despite sa napakalaking problema dahil sa pandemic, you were able to finish a lot of projects. Hindi lang mga simpleng projects, kundi mga world-class projects. Thank you so much, Mr. President. Kasunod nito, tumistigo rin ang isa pang tagahanga ng Pangulo kung gaano raw ito kagaling na leader. Ayon pa sa kaniya, tunay siyang huwaran sa lahat ng mga nakaupo sa pwesto ngayon. Narito ang kanyang naging salaysay. I remember quite a few years ago when he was still a mayor in Davao. He said during one his opening speeches that a true public servant serves not the money, not the fame, not the government, but the Filipino people. I was only a high school student then when I heard him say these words, but I knew back then that if he is only given the chance to serve for a higher office, he will truly be the example of good governance that the rest of the Philippines will remember for a very long time. 6 years into his term, I was right. You see the changes you haven't seen before. Now that he is stepping down, it is both a bittersweet feeling. We will never be able to have another kind of president like him again for quite some time. But on one hand, I am glad that he is finally getting his long overdue vacation from all this politics. Thank you, PRD, our tatay, our digong, our iron fist, yet loving father from Davao. At yun na nga, mga kabayan, ano ang inyong magiging reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan lamang ng komento o opinyon. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa walang sawang panunood, mga kabayan. Mabuhay!